Party na! Ang hindi nagsumayaw sa ilalim ng araw. Mag-chowking halu-halo na, haluin ng sabay-sabay. Nag-umapaw, nag-uumapaw, nag-uumapaw, umaapaw ang sangkap at milky sarap. Apaw sangkap, apaw sarap. 50 lang. Hello guys, hello everyone. Welcome uli sa aking ginawang video na i-share sa inyo. Siyempre, ang mission ng IMG is to educate 10 million family by 2025. So, kaya ito ako uli ngayon, gumawa ng video para ma-share ko sa inyo. Kahit na meron tayo ngayon na mga challenge, lalo na COVID, medyo ano yan eh, yan yung nature na hindi natin inaasahan. Tawag ng pagkakataon talaga naman. Parang si Sharon Caneta, di ba? Sabi nga niya, kahit na puti na ang buhok ko, may Kaiser pa rin. So, ayan guys. Umpisa na natin. Siyempre, may tanong kasi dito. Who is Kaiser? Kaiser International Group. So, ayan. I-discuss natin yan o pag-usapan natin. Ano ba yung mga benefit ni Kaiser? Ako nga pala uli. Si Michael B. Maniklang. Isa ako sa financial educator. Isa rin akong entrepreneur at investor. Ayan. Siyempre, huwag niyong kakalimutan sa baba, i-click niyo yung subscribe at saka yung bell para makareceive pa rin kayo ng mga updated na video na gagawin natin. So ayan, umpisa na natin. Siyempre, bago tayo uli magsimula, mag-pray muna tayo. Prayer ni Brother Bo Sanchez, True Millionaire's Prayer.
Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do have. I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territory. So, I place my life in your hand. In Jesus' name, amen. So, ayan, saan natin, guys. Kaiser Health International or Kaiser International Health Group. Yeah. And Lee, pinapakita ko ulit sa inyo si Sharon. Siguro napapaisip kayo, hindi ko ini-endorse si Sharon. Si Sharon Cuneta. Isa siya sa mga ambassadress ng Kaiser. So, napapaisip kayo, napapatanong kayo, bakit nandyan si Sharon Cuneta? So, siguro, hindi lang siguro, si Sharon mismo ang makakapagpatunay na kung ano ba yung naitulong ni Kaiser sa kanya. Ano ba yung dapat nakilala niya na ng una, so para hindi nawala yung mga dapat nawala. So, siyempre, ano yan eh. Yan yung kung bakit na andyan si Sharon Cuneta. Kaiser, i-introduce ko lang sa inyo para din naman meron kayong kaalaman sa background ni Kaiser. We are duly accredited with the Department of Health of DOH. Our company is likewise registered with the Securities and Exchange Commission or SEC on June 8, 2004. As health care provider with an authorized capital stock of 160 million. So, ba? Siguro naman, mawawala na yung takot o duda nyo, di ba? Hindi yan basta-basta pera na ini-invest ni Kaiser sa mga nag-aano sa kanya na join or nag-grab ng tamang pag-iipon. Kaiser Board Directors are seasoned experts in the medical field services and in health care industry with its president and medical director, Dr. Leia Uyolo, a seasoned HMO executive and prominent doctor, outstanding to mission medicine 2019 given by the University of Santo Tomas. Yan, simple mga realization lang yung pag-uusapan natin. Tatlong klase, building solid financial foundation, how works Kaiser? Why Kaiser long-term care is level 1 investment? Katulad na share ko dun sa unang video na sinare ko sa inyo, ginawa natin, bakit nga ba si Kaiser ay lagi na sa level 1 investment? And itong Kaiser, na makikita uli natin, kasama siya sa number 8 benefit. So, si Kaiser, hindi lang siya long term, hindi lang din siya short term, at hindi lang siya pang senior care. So, yun yung product na meron kay Kaiser. So, kung papipiliin tayo, saan gusto, short term, long term, o senior plan. So, yun yung dapat natin na pag-isipan. Yeah. Dapat matibay ang pundasyon. Laging pinapakita o pinapaintindi sa atin na pag gumagawa tayo ng bahay, dapat matibay yung nasa ilalim natin. Para kahit na anong klase ng mga bagyo, mga pagkakataon na hindi natin naasahan, at least, hindi tayo basta-basta babagsak. So, yan yung sinasabi na healthcare. So, dapat, ang healthcare, the greatest wealth in your health. Income protection o life insurance, annual income, times 10, yan yung income mo na
na magsusupport o magiging backup mo para sa pag ikaw ay ganyan, na wala ka ng trabaho, ganyan, o may nangyari na sa buhay, nakakunod naman palagi, na ano ba yung mga hindi na inaasahan? Eliminate debt, debt management. Emergency fund o savings fund. Ito yung 3 to 6 months of total expenses yan, na magko-cover sa pangangailangan mo. Investment or equity assets yan, sa mga mutual funds. Ang goals kasi natin, pagdating ng retirement age natin, yung mga anak natin na magkukulehiyo, siyempre, masuportahan natin, mas magkaroon sila ng sa atin, yung magandang bahay, o kaya makakagpundar tayo ng kahit paano sasakyan na ma-enjoy din natin yung retirement age natin. So, ayan. Yun yung order of priority. So, siyempre, si Kaiser, meron siyang tatlong check na makikita mo sa kanya. Siya, una, investment. Pangalawa, income protection. Pangatlo, yung healthcare. So, ayan. Dito sa presentation na to, o doon sa screen na to, meron klaseng ng dalawa ng HMO. Yung isa, nasa company ka, nasa company natin ngayon na nag-go-work tayo, yung isa is long-term. Kapag ka nasa company tayo, ito sa line na yan, start ng 21 years old, ito yung productive years natin, simula 60 years old. So, gaya nga lang sabi ko kanina, yan yung sa employment of productive years. Yan yung benefits natin sa isang company na binibigay sa atin na bilang isang empleyado. So, syempre, kapag hindi mo nagamit yan, mapapalpit yan. Kay long term naman, ang kailangan nating paghandaan dyan is yung pang 61 years old natin yung bihan. So, syempre ngayon, kung ang edad natin ay 21 years old, nasa magandang company tayo, meron tayong HMO, huwag ka nang mag-atubili na hindi ka o hindi mo i-aabil yung long term. So, sa ngayon, ang nakikita mo kung maganda yung income mo, hindi mo masasabi yan. Siyempre, pagdating mo ng 61, ng pagtawid mo ng 60 years old, siyempre, dyan lalabas yung mga sakit, di ba? Siyempre, sama lumalabas ang mga sakit, di ba? Dun sa kung kailang matanda na tayo, ganun. So, yun yung mga kailangan nating paghandaan. Na babayaran mo lang o na mag-iipon ka. Yan yung pinakatamang term. Mag-iipon ka ng 7 taon. Sasabayan mo yung meron kang short term ngayon para pagdating mo ng 7 years na pag-iipon, tapos ka na. So, i-award na sa inyo yung card. Na tapos mo na yung payment mo. Ganyan yung kahalagahan ng Kaiser. Yan. Ang pinaghahandaan natin dito is yung retirement age natin. Yan. Meron akong ginawa na line. So, magkaroon tayo ng computation. So, 7 plus 13 equals 20. So, di ba? Balikan natin yung kanina na pinakita ko. Yan. 21 to 60 years old, ito yung 7 years. Yung after nung 7 years, 13 years, yun yung 20 na sinasabi ko kanina. Ayan. 7 taon kang mag-iipon, tapos after ng 7 years, yung 13 years na natitira, yun yung pera mo na inipon mo, is pwede mo pa siyang palaguin, di ba? Saan ka ba nakakita ng isang HMO na o ng isang health group company na meron kalasing ganito, di ba? Siyempre, pagdating mo ng 20 years o maturity niyan, doon mo mararamdaman na ang galing, sobrang
Sobrang galing. So, ayan. Ayan yung plan. Isinira ko sa inyo yung ultimate Kaiser health build yan. So, example natin, yung plan na K100. So, mayroong klase ng apat na plan yata ito eh. Ito yung mayroong klase ng apat na plan. Siyempre, ayan, yung nasa likod natin, yan yung nakikita nyo, pinakamababang plan na ino-offer o sinishare ni Sharon Cuneta. So, yung pinapakita ko sa inyo, ito yung example na para sa pinaka ano sa pinaka high na plan. Yan, plan K100, membership fee niyan is 58,821. So kung mag-annual ka niyan, ang magiging membership mo is 411,750. Pero kung magkakaroon ka ng gagawin mo siyang spot cash, mas maganda. Mas makakatibig ka kaysa dun sa magmamantli ka. Pero dahil kung ano yung kakayanan natin na para makapag-ipon tayo ng dahan-dahan, at least, di ba lang mabagal, pero matatapos natin. Yan. So, syempre, sa pag nag-ganan tayo, nag-join tayo sa Kaiser, meron tayong 500 fee na ano na babayaran. So, itong age na to, sa age 22, 1 to 7 years ka lang mag-iipon. Gaya ng pinaliwanag ko kanina, ganyan lang ang gagawin mo, mag-iipon ka lang ng 20 taon. After ng 7 years, hintayin mo yung maturity niyan. Pagdating ng 20 years niyan, siyempre, maganda na yung magiging yung ipon na ginawa mo. Tingnan niyo, simple lang 'to. Itong 1 to 7 years, sabayan natin. Kasi hangga't meron tayong magandang ayan. Sabayan natin yung pag-iipon dahil si company na meron tayo ngayon na meron silang magandang benefits na shinare din sa atin, sabayan natin yung pag-iipon ng 7 taon. Kasi, tingnan nyo, isipin nyo maigi, di ba? Kapag meron ang card ngayon, tapos meron ka din na kinukuha ang card. Siyempre, yung kinukuha mong card, or pag-iipon is para naman dun sa retirement age mo. Siyempre, ikaw, isipin mo, kunyari, ang age mo ngayon, 22, o kaya 30, 30, 40, 57, o di ba? Ilagay na lang natin siya sa age na hindi tayo mahihirapan. Mag-adjust ng mga age. Oh. Sabihin niya natin, 22 eh, oh. 30 na lang, 30. Mga may edad na 30 ngayon, may edad na 40, 50, plus 7 years lang yung kailangan nating bigyan ng panahon na makapag-ipon tayo. Alam mo, hindi mo nga mapapansin yan eh. Kasi, share ko lang ulit sa inyo, nung nakilala namin si IMG 2016, so, di ba? Tapos, nag-join kami 2019, parang kung maihahalin tulad ko yung sarili ko sa inyo, sarili namin sa inyo, dapat hindi na, huwag na kayo, alisin nyo yung tamang duda nyo. Kasi wala eh. Ako, nagsisi ako eh. Dapat mo ko na ginawa. So, dapat yung monthly ko, di ba? Mababa. So, ngayon, kailangan ko siyang isakripisyo. Kailangan ko siyang pag-ipunan kasi ayoko pagdating ko ng retirement age ko, siyempre, pag nawala na ako kay company, hindi naman niya isasama yung card na meron ako ngayon, di ba? O meron kayo ngayon. Siyempre, pag exit nyo sa company, mawawala din yung card. So, yun yung kailangan nyo pag-ipunan.
ang pag-iipunan nyo, yung pag-exit, di ba? Ngayon, kung hindi nyo yung iisipin ngayon, yun tayo, darating talaga tayo sa isang pagkakataon na sabihin natin, ako sana ginawa ko na, sana nakinig ako, di ba? Ganun ako, ganun kami nung una. So, ngayon, kaya ko sinasabi na mas maganda gamitin niyo yung sabayin niyo yung health card niyo ngayon kasi alam niyo kung bakit kapag sinabayan mo yung long term mo kung magkakaroon ka man ng isang pagkakataon na hindi mo gusto at nagamit mo sa hospitalization mas maganda magamit mo yung short term para pagdating ng yung long term na pinag-iipunan mo, hindi mo siya magagamit. Tingnan mo, 1 to 7 years, kung hindi mo magagamit yan ng 7 taon, alam mo, napakaswerte pa nung mag-aabil nito. Alam mo kung bakit? Meron siyang makukuha ng bonus na 350,000. So, kung ihahalin tulad mo siya sa long term, sa short term natin ngayon, dahil siyempre, si company yun, or meron kayong, kung meron kayong personal na short term, so, makikita nyo yung difference, di ba? So, saan ka makakakita? Mag-ipon ka, pagdating mo ng 7 years, hindi ka na maghuhulog, hindi mo rin nagamit yung hospitalization, mas maganda. Kasi, tumubo yung pera mo. O pag tumubo yung pera mo, at nakita mo na talagang hindi nga ako sinungaling na parang inihikahit ko lang kayo na gawin niyo yung Kaiser, hindi naman. Siyempre, ano yan eh, proven yan sa mga holder na nakuha na nila yung card nila. So ako, kaya lang ako naging ganito is gusto ko din makita nyo yung kagandahan ng card. So, yun nga yung sinasabi kanina. Kapag ka hindi mo naman nagamit yung card hanggang 42 mo, hindi mo nagamit yung card. No? Mas maganda kasi kung yung card, yung laman ng card, kung ang tanong nyo, paano naman yun? Kunyari, gusto kong withdrawin. Pwede niyo withdrawin. Kasi, siyempre, pagtapos yung 7 years, may bibigay sa inyong ATM yan, yung isa yung parang Visa card yan. Pwede niyo kurutin. Huwag niyo dadakotin. Kasi pag dinakot niyo, mababaliwala lang yung size time yung pag-ipon niyo. Ang sinasabi lang nito kaya sa nato, tinuturuan na tayo kung paano tayo tamang mag-ipon at mag-iimpest, di ba? Yan. So, kapag natapos na yan, ng yung 13 years na paghihintay mo, pagdating mo ng 42 years old, di ba? Magkakaroon ka ng pera ng 1,166,169. Siyempre, dahil kunyari, nagkakaroon ka ng sakit, dumating na yung sakit na hindi mo inaasahan, so, hindi ka mangangamba kasi yung 1 million, ilang sakit bago ka, ano yan, ilang sakit bago mo maano yan, maubos, di ba? Siyempre, mas maganda, piliin natin na maging healthy tayo. Huwag nating abusuhin yung sarili natin. Hindi porket meron tayong card na short term o long term, ay parang hayahay, di ba? Lahat na ng mga bawal, sige lang. Pagka ganun ang ginawa natin, swerte yung, ano yan, yung magiging, yung mga beneficiary mo. Yan. So, ayan, balikan natin, yung benefits niyan, merong makaka-avail ka ng annual physical examination. Kapag ka nagkaroon ka ng spot cash, nag-annual ka, so libre ka na doon. Hindi mo na yan maano, hindi mo na yan hindi mababawasan yung ano yung iniipon mo. Ganun.
Dental, siyempre, free yan. Kung ang sawa yan, eh, di ba? Kung kabulot ka, kung palinis ka ng ngipin. Waiver of membership, fee due to debt kapag nawala yung holder. Ayan, siyempre, ano na yan? Bayad na. Hindi ka na, hindi na mong problema yung beneficiary mo. So, may tanong din dito, di ba? Kunyari, sir, paano yun? Kunyari, yung holder. Naguhulog siya ng mga dalawa, isa, dalawang taon na, nawala yung holder. Pagdating ba yung 7 years ba, buhulugan pa ba nila? Siyempre, hindi na. Wave na yun. So, ang hihintay na lang nila is yung maturity. Siyempre, may makukuha din sila dito sa 7 years sa beneficiary. So, yun yung, ano, yun yung kagandahan ng card, di ba? Hindi ka naman, ano, kumbaga, sa pag-ipon mo, hindi ka na, ano, hindi ka na talo dyan, hindi ka na lugi dyan. Ayan, yung features niya, retail membership is higher up approximately 85%. No, di ba? Longer coverage is up to 20 years. So, yun sinasabi kanina, di ba? 20 years mo ng pag-i. 20 years yung pinaka tamang paghihinog ng isang yung kung na talagang ikaw na yung gagamit ng pera. At siyempre, pagdating naman ng ngayon, hangga't bata tayo, dapat huwag nating abusuhin yung katawan natin. Gawin natin yung best para sa sarili natin, para pagdating ng retirement age natin, hindi din tayo mahihirapan. Hindi tayo aasa dun sa mga anak natin, kasi mas mahirap yun, yung aasa ka sa anak. E paano kung hindi ano, yung magiging asawa ng anak mo, hindi mo makakasundo? Siyempre, di ba? So, marami mga hindi inaasahan na pagdating dun sa dulo, wala, di ba? Parang, babalik na naman ulit tayo, sabihin natin, ako, dapat pala, ginawa ako, nakainig ako. Pag-isipan natin, huwag nating tanggalin yung mga duda-duda na yan. During accumulation period, gaya na sabi ko kanina, 1 to 7 year, immediate medical benefit, yan. Maka-avail yung annual physical exam, APE coverage. So, siyempre, kasama dyan, sakop niya yung physical examination, chest x-ray, routine fecalysis, routine urine analysis, complete blood. Diba? Kumbaga parang kami eh, sa isang private company. Na-avail din to. So, yun yung sinasabi ko. Medyo, ngayon, nagsisisi ako kasi nga, ulit-ulit mo sasabihin, nagsisisi talaga ako kasi dapat, nung in-avail ko to, nung mababa pa yung ano eh, sana mababa yung nagiging monthly ko. Dental benefits, unlimited ka sa dental check-up, dental, simple, ano, extraction, once a year, pre-dental, ano yan, prophylaxis yan, cementation of jacket crowns, inlays or lace, and minor adjustment of lens. Siyempre, kung mapapabrace ka, hindi na covered yun. Siyempre, yan yung beautification na yun, di ba? Yan yung pampaganda na talaga sa, ano, sa akin. Basic number 3, basic health benefits, accredited, ng mga physician. Pag-accredit ka ng mga physician, siyempre, hindi ganun kamahal yung babayaran mo. Operating room, hospitalization. Number 4, member's choice of room and board and up. Gaya nga nung pinakita ko dun sa slides nung nakaraan, kung mamimili ka kung anong gusto mo, dun sa A, as a pay ward, o sa executive, o dun sa marami kayo. Diba? Yearly medical benefit, covered ka lagi ng 60,000 per year after full payment. So may tanong dito, sabi niya, paano sir kung sa unang, kung naguhulog ako sa unang taon, maa-avail ko na ba yung, ano, yung card? So, dun sa, ano, sa unang taon mo, hanggat wala ka pang isang taon, hindi mo maa-avail yung card, hospitalization. Pero yung card, maa-avail mo siya dun sa mga palinis ng ipin, pabulot ng ipin, yan.
Basta ang importante, yung 1 to 7 years, hindi natin siya magamit hospitalization. Alam niyo ba, kada isang taon nito, ang covered mo nito, depende din nga sa plan na kinuha mo, dito sa K100, 60,000 ang covered mo hospitalization. So, example, kunyari, yung card na kumuha, yung plan holder na kumuha, nagamit niya unang taon, siyempre, yung sinabi ko kaninang bonus, mababawasan din yun. Ganun yun eh. So, kaya nga hanggat maaari, meron kayong card na yun na, ano, na short term sa private na company na pinapasokan natin, mas maganda na i-execute natin to. Kasi sayang, sayang yung mga pagkakataon. And Ultimate Kaiser Health Benefit Builder. Ayan, nabanggit ko kanina yung waiver of installment due to death. If the member dies during accumulation period and before attaining the age of 75, okay, tama na, di ba? 75. The process of the credit life insurance shall be applied to the balance of the total membership fees upon approval by the claim of the insurance company making the contract fully paid. Yung sinasabi natin, siyempre, kapag namatay yung plan holder, siyempre, bukod dun sa mababayaran siya, siyempre, depende pa sa klase ng pagnamatay yun. Paano kung aksidente? Siyempre, madodoble yun. Kung ito, kunyari, sabihin na natin, covered siya ng 450,000 or 500,000 or 100,000, siyempre, madodoble. Depende dun sa klase ng case. Ayan. Waiver of number 6, yan. Waiver of installment due to disability or permanent disability. Siyempre, paano yung sir? Kunyari, may nangyari dun sa plan holder. Hindi ba talaga kaya magulog? Yan, mawi-waive din yun. Siyempre, hindi mo na kaya eh. Parang i-witness lang yan ni Kaiser na talagang hindi na kaya magulog nung holder. Wala na talagang mapagkukuhanan siya ng source para makapagkulog pa siya. So, ganyan-ganda si Kaiser. Number 7. Yan. Number 8, term insurance. O, di ba? Yung sinasabi ko sa inyo kanina eh, si Kaiser, 3-in-1. Yan yung meron sa kanya. Accidental death, dismemberment, insurance, and pinapakita ko sa inyo dito, yung sinasabi, para kung nawala yung sa isang membership, nawala yung kung namatay, 100,000 yung covered niya. Pero kung nawala yung dalawang kamay, 100,000. O, paano sir kung isang kamay lang, o isang paa lang, o isang mata lang? O, diba? Eh, siyempre, kalahati lang yun. Diba? Pero siyempre, gaya ng sinasabi natin, piliin natin na maging ligtas tayo. Pagdating natin ng retirement age o dun sa tamang panahon na magagamit natin yung card, sabihin natin ng maayos. Hindi natin mapapahirapan yung pamilya natin. Huwag tayong aasa kahit kanino. Maasa tayo sa mga relatives natin, kaibigan natin. Ako, sinasabi ko, sasama lang ang loob nyo yan. Para may pinagpugutan. Yun. Hindi, ano lang yan. Vision dun sa mga talagang actual na sitwasyon. Siyempre, kayo ba? Kahit nasabihin na natin na ayaw niyo mangyari yan. Diba? Nature yan eh. Ay, yung tinatawag talaga na hindi natin na-expect. Ayan. Number 10, Family Assistance Service policy should be inactive. Status plan should be completed at least 1 year in payment. Yung sinasabi ko kanina, kapag naka-isang taon ka lang gumagamit, nakapaghulog, makakabay mo na yung hospitalization. Dapat, hindi mo siya magamit hanggang 7 years. Yan. Siyempre, nominated patient must be immediate family member of the policy holder within the first degree. Yan. Siyempre, pwede mo din yan ipagamit. Diba? Sa family member mo. So, kayo ba ngayon, kunyari, meron kahit kung wala kayo sa kanya kayong
short term or hindi kayo sa company or sarili niyong card dyan, pwede niyo bang, katulad nung sinabi ko kanina na pwede niyo rin bang ipagamit sa kanila. So, siyempre, di ba may mga pagkakaiba din? Kaya dapat maging wise. Ulitin ko, share ko sa inyo, 2016 namin nakilala yung Kaiser, bakit kami nag-join noong 2019? Ganun lang eh, ganun lang kasimple. Parang alam mo yung mga sinasabi, nasa huli yung pag-CCC, di ba? And assistance to be provided by Kaiser shall be and the extent allowable benefits due to the plan holder under this policy. Prior to discharge, the nominated patient payment should have been settled with the ISR. Ang sinasabi nito, kunyari, yung beneficiary number one, dahil, siya nga pala, nakalimutan ko, apat na pwede mong ilagay na beneficiary dun sa ISR. Beneficiary number one, pinagamit, tinawag ng pangailan, pinagamit mo sa kanya yung card. So, yun yung sinasabi na meron kang mahugot. Kanyari, dinala mo siya sa isang hospital, dahil member ka ng Kaiser, active member ka ng Kaiser, tatawag ka lang sa Kaiser na ipapagamit mo yung card mo. Siyempre, dahil hindi naman siya member nung card, ang mangyayari, yung laman ng card mo, kunyari, yung 60,000, yan, magagamit yun sa hospitalization. Walang pinagkaiba yan dun sa nangutang ka o nangyarang pa ng pera. Kailangan mo pa rin isete yung ginamit mo dun sa card mo. Kunyari, 60,000, nagagamit mo lang dun, ang covered mo, 60,000, nagagamit mo lang dun, 30,000. So, siyempre, yung 30,000 na natitira, magiging balance mo yun. Pero, siyempre, yung 30,000 na nagamit doon, kailangan mo yung isettle kay Kaiser para buo pa rin siya. So, yun yung kagandahan sa kanya. Siyempre, ano yan eh, Kaiser approval pa rin naman lahat yan. Yan ang management. Ayan. Benefits, medical, basic medical benefits, accredited hospital room and board service, accredited physician, yan. Siyempre, lahat naman yan, meron yan. Hindi lang 1,000 doctors or 500 accredited na hospital ang meron, di ba? 800 nga sa kanya eh. Alam ko, nasa 1,000 na sila ngayon. Special extended benefits, yan. Yan yung mga sinasabi na MRI, inductive, CT scan, dialysis, yan yung mga benefits ng Kaiser. Ayan. Diba kanina, sa pinakita kong, una kong pinakita na slide, ayan na, pre-existing. Balikan natin. Bilis lang. Sa 1 to 7 years, kung meron ka, kung mag-a-apply yung plan holder at meron siyang yung pre-existing na sakit, halimbawa, high blood, diabetes, yan. Hindi yan covered doon sa 1 to 7 years. Mako-covered siya kapag natapos niya ng mag-ipon ng 7 years. Yung ipang 8 year niya, pwede niya lang pwede na yun, sakit na yung pre-existing. Yan. Yan yung Ayan. Yan yung pre-existing na medical condition. Those illness injuries considered to be in existence prior to the effective date of contract. If any professional advice or treatment was given for such illness or condition, such illness condition was anyway evident
to the member before effective date of the contract. Yung sinasabi kanina, syempre, ang pre-existing hindi siya kasama sa unang pinuntoon. So, yun yung mga ano, the following illness na covered after nung 7 years. Di ba? Ayan, no? Nakakita niya. Ang dami. Ilan yun? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Halos na 20 plus, di ba? So, yun yung mga, ano, yun yung mga sakop na after ng 7 years. So, ulitin ko, tama na yung duda. Alisin nyo yan. Hindi makakatulong yan. Kung baga, kung mahal nyo yung pamilya nyo, kailangan nyo gawin to. Lalo na yung mga nasa, ano, nasa ibang bansa. Siyempre, yung mga nanonood, kung napanood nyo itong video na to, huwag nyo lang kalimutan na i-message ako para pag-usapan natin para ako kayo matutulungan. Siyempre, tulungan lang naman yan eh. Para naman yung pinaghihirapan nyo is merong mapupuntahan, di ba? Yun yung mga sakop ng mga dreaded disease. No? So, hindi natin isa-isayin yan. Pag, ano, pwede nyo namang reviewin itong video na to. Yan. So, yan. Kapag nagpa-member, kailangan member din ng PhilHealth. Siyempre, ganito sa unang presentation ko, huwag tayong asa sa kanila. Pero, darating yung pagkakataon na kailangan din natin si PhilHealth para doon sa benefits na meron kay Kaiser. Siyempre, once na-admit ka, you will advise to the file the PhilHealth reimbursement form. PhilHealth reimbursement due to shall deducted from the total hospital bill. Siyempre, para naman hindi maubos yung ano mo, yung laman ng pera mo. Yung kagandahan ng term healthcare. Diba? Eh, siyempre, makasasagad natin si PhilHealth. Pagka nasagad natin si PhilHealth, di, pag naubos na natin, nakakailang gamit na tayo, di, hindi na tayo matutulungan yan. Siyempre, darating yung pagkakataon na hindi tayo magtutulungan yan. So, ayan, isa sa mga requirements ni Kaiser yan, Kaiser members without PhilHealth shall shoulder the pay corresponding portion sa PhilHealth. So, mas muna talaga, meron kang PhilHealth. Ayan. Sabi nga dito, paano yun? Kung nga rin, hindi ako nakahulog. Ito yung mga maraming tanong minsan ng mga kumukuha ng plan holder. Sabi niya, if payment is made after the grace period, then the contract shall be considered lapsed. However, the owner shall be given grace period of 30 days or 1 month. 1 month to pay the due to installment benefits may be provided to the members only after the installment pay. So, siyempre, hindi naman, si Kaiser, hindi naman siya madamot. Bibigyan ka pa niya ng pagkakataon, di ba, na magawan mo. Siyempre, paano kung na-delay ka lang naman, di ba? So, may mga ano yan, may mga ano man tawag dito? Yung sinasabing giving back doon naman doon sa mga plan holder. You know? And reinstatement. Ayan. Update member will be premium, pay the premium due to the missed months plus surcharge of 1.5% month or 18% anong kung nag-annual. Siyempre, ito hindi na ito mabigat kasi tingnan mo, 300 lang ang babayaran mo para ma-active yung card mo. Siguro kung nasa iba kang health card company, malamang lapse na or wala na talaga, wala nang pag-asa. Yeah. Hanggang 2 years na yan, na unpaid, di ba? Tingnan mo, 2 years, ang tagal nun. Yung mga 30, isang buwan, ano nga na pabayaan mo yung isang buwan, eh, kumpara doon sa halos umabot ka ng 2 taon, di ba? Si Kaiser, mabait eh. Ang mangyayari lang yan, yeah, adjust na lang yung tapos nung ano mo, nung paghuhulog mo. So, ayan.
yun yung kahalagahan ng healthcare value, yung Kaiser. So sabi nga dito, yun, ang isa sa mga benefits, transferability the Kaiser Ultimate Health Bundle. Ibig sabihin, yun yun, pwede niyo pa siyang ipamana, di ba? Paano kung pating na, kunyari, yung mga anak ko ngayon, 20 or 30, pagdating nila ng 37 years old, tapos na nila yung card, maturity na lang ang hinihintay nila. E paano kung nari tayo naman? Ako, edad ko ngayon, nasa 42 na ako. Siyempre, di ba? Plus 7, 49. 49. Tapos ko na yung card. Hintayin ko na lang yung maturity nun. Dun sa, malamang, 60 plus na ako nun. At least, wala, hindi ako mangangamba. Kasi, yung 1 to 7 years na maganda na hindi ko magamit yung hospitalization doon, yung 8 year, meron na, tumutubo na yung pera. So, ano pa yung, wala ka lang pang problemahin. Yung isen sa mga, nasabi ko na noon, sayang, sana na-share ko sa mga kasama ko na nag-exit sana. Kahit paano, meron pa na silang card ngayon. Yun yung, minsan nakakapanghinayang, di ba? What are the benefits that can receive with the principal beneficiary? Siyempre, parehas naman yun. Yearly healthcare benefit value, long-term car benefit value, long-term healthcare experience incentive. So, yan, di ba? Transferable yan eh. Sa ito siguro, masasabi ko na pwede mo itong ipamana dun sa mga anak ko. Pero siyempre, tinuturuan din namin sila kung paano ang taong mag-save. After na siguro ako, ngayon lang ang kids ko, tatlo, yung isa nagtatrabaho na. So ang ginagawa, tinuturo sa kanyang taong mag-invest. Kahit na meron isang card, pinapakuha pa rin siya nito. Sabihin natin, ang age na ngayon, 21. Pagdating niya ng 29 o 30, at least. Tapos, hintay niya yung maturity nun, di ba? So, malaking bagay na sa kanila yun. Hindi na sila mahihirapan. Well, upgrading plan, pwede mo rin yung i-upgrade, syempre. May process na din, ha? 300, may process na din 300,000. Tapos, yun yung mga gagawin ng mga proseso, payment of additional installment, corresponding the updated plan. So, beyond 30 days, after 30 days, fill out the amendment form, payment uli ng 300,000. So, 300,000, hindi naman yan malaki kung sasali, di ba? Kung gusto nyo mag-upgrade. Pero kung magda-downgrade kayo, yun yung hindi siya mapayagan. Upgrade lang. And ka-eligibility, kung 30 to 40 years old, yun yung plan niya, 45, 41 to 50, K60, 51 to 60, 7K75. So, yan yung mga payment ni Kaiser, Kaiser International, yung mga bank account na pwedeng pagbayaran, di ba?
So, ayan. So, ayan, i-share ko sa inyo itong difference ng short term at saka long term. Renewal na gara sa short term o yung traditional na HMO, renewal not guaranteed with high claims kay long term, renewal is guaranteed, yearly increase premium kay long term, fixed siya na 7 years. Kay traditional generally no insurance coverage, pero kay long term tingnan mo naman, di ba, with 4-way insurance coverage up to the long term healthcare plan. May term ka na, may accidental, may waiver of installment due to death, may waiver of installment due to permanent and total disability. So, yun pala yung pinapakita ko pa lang sa inyo na pag-aaiba nila. Tingnan mo kay traditional, covered siya ng 60. Si long term, 60 years old. 60 years old beyond, di ba? Ito pa, pre-existing illness is not covered during the first year. Pero kay long term, pre-existing covered accumulation period, no exclusion after 7-year coverage, di ba? So, yan yung mga kung re-reviewin nyo itong video na to, yan yung makikita na maganda yung benefits na meron sa kanya. Yung mga pagkakaiba nilang dalawa. So, ulitin ko, tama na yung duda. Kasi sayang. Ayan, share ko din sa inyo itong paano kung itong mga yung mga wala sa company pero wala sa company o may mga maliliit na company, negosyo, business na pwede rin nilang ikuha yung mga trabahador nila. Tapos ito yung mga major hospital na accredited. Makati Medical, St. Luke, Medical City General Hospital, Perpetual, Capital Medical Center, ayan, Cardinal Santos, Asian Hospital. So kapag individual plan ka, ayan yung mga individual rates mo yan. Eh, pwede rin kumuha yung family plan. So, ang daming mga di ba, opportunity. Mini group naman, mga 10 to 49 members. Pag group plan, 50 to 99 members. Na pag corporate, ayan, 100 members and above. Siyempre, sa mga nakikinig, lalo na kung may nakainig nito, yung may nasa malalaking company, magandang i-avail nyo ito, lalo na yung sa corporate. Kasi alam nyo kung bakit? Win-win situation. Kumbaga, sa isang negosyo, hindi lang kayo labas ng labas. Meron din sa inyong return na sinasabi yung ROI. So, dapat makita nyo itong video na ito na share ko sa inyo. Basta, business partner. Hindi ba? Patayin nyo lang ako para makatulungan ko din kayo kung paano.
So, ayan. Share ko sa inyo yung dashboard ko. Nakita nyo dyan. Ayan yung Kaiser ko na sa IMG. Yung Kaiser talaga na ito yung long term ko na hinuhulugan. So, kapag nag-join kayo, mag-aaroon din kayo ng ganitong account na dashboard. Siyempre, kahit na yan, nakikita nyo lang ang transaction nyo. Kung kailan kayo mag-juju, nakikita nyo rin dyan kung galing nagiging transaction history nyo. Kahit hindi na kayo magpa-print. Kahit kayo na mismo, makikita nyo. Yan o, yun yung account ko sa Kaiser. Yan, so hanggang dito na lang yung aking video. Sana marami akong na-share sa inyo na napulutan niyo ng isang magandang tips. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo sa paikinig niyo at pagbibigay ng oras na panoorin niyo yung video na to. So ayan yung aking email sa baba. Ito yung aking IMG na login, tapos yung cellphone number ko sa baba. May dito lang ako para tulungan ko kayo. So hanggang dito na lang. Huwag niyong kalimutan, click subscribe yung aking video, tapos i-click niyo rin yung bell para sa mga susunod na video. So bye-bye.